Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon. And po, Merry Christmas po. Merry Christmas. And po, tayo po ay nasa Friday ulit ng ating prayer. At alam po ang bawat isa ay nagre-ready na po ngayon, no, sa Christmas na darating. At hayaan niyo po na tayo po ay makapag-aral pa, no, may paalala ang tunay na diwa ng Pasko. Noong nakaraang linggo po ay inakel or pinag-usapan kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko para sa isa't isa, no? So, ang bawat ang bawat pastor po ay may mga ibinigay kung ano talaga ang kahulugan o diwa ng Pasko. Ang sa akin po ay may tatlong meaning ang Pasko para sa akin. At gusto pong i-share sa inyo ito. Yung una po ay dinemonstrate ni Jesus Christ ang kanyang pag-ibig doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya sa pamamagitan ng mga time na kailangan niyang gawin. Masaktan, maparusahan, na kahit hindi naman yon ay para sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay yung walang nag-aantay na kapalit. Ang tunay na pag-ibig ay ang unconditional love. Sabi niya po sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ipinadama ni Jesus Christ ang kanyang pag-ibig. Una, nang siya ay nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi po doon ni Propeta Isaiah, may isang dalaga na maglilihi. At siya ay manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Emmanuel meaning God is with us. Doon pa lang po sa New Old Testament ay alam na na may darating na isang Messiah. At pagdating po ng New Testament, isinilang si Jesus para sa sanlibutan. Ang tunay na pag-ibig po sa atin ni Jesus ay ang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang conditional love, kahit ano ka pa, andun yung pagmamahal ng Diyos. Kahit minsan, hindi ko na nga siya pinapansin, pero nandun pa rin yung love. Sana po nararamdaman natin ito araw-araw. Hindi lamang tuwing ganitong mga panahon. Masarap po magmahal, di ba po, pang mga ganitong panahon. Pero sana po araw-araw. Kasi si Jesus ay nagmahal sa atin bawat minuto ng ating buhay. Ang sabi niya po sa John 3:16, alam niyo na po yun, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak upang hindi na mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The heart of the Bible, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. And ito, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Pahalagaan po natin yung pag-ibig na yun. Huwag mong baliwalain, kapatid. Kasi yun na magdadala sa'yo sa kaligtasan. Sabi niya po sa Roma chapter 12 verse 10, love each one another with genuine affections and take delight in honoring each other. Mahalin po natin ang isa't isa ng totoong pagmamahal. At yung number 2 po, sabi niya po, faithfulness. Ang faithfulness po is an act of being true to your word. Ang faithfulness po ay action word. So ibig sabihin, kailangan nakikita yung pagiging matapat mo. At si Jesus po ay pinakita niya ang kanyang katapatan. Kung kaano kanya minahal, naging matapat siya doon. Alam niyo po, isa po sa story na natatandaan ko,
yung tatlong pantas. Nung una po, di ba po, ay inutusan sila ni Hari, ng Hari. Amen po, Haring Herodes. Pero in the end, nang makita niya nilang tatlo ang sanggol, nag-iba po. Bakit? Kasi nakita nila yung presensya ng Diyos. Naramdaman nila yung presensya ni Jesus. At sa sabi niya po sa at sabi niya po doon, binigyan sila, binilinan sila sa Matthew chapter 2 verse 12 ng salit na sinabi sa kanila ng Diyos pamamagitan ng panaginip ng daan. Kasi papatayin sila. Andun yung umuos sila, naramdaman nila yung tunay na katapatan ng Diyos. Sino pa po ang matatapat? Si Moises po ay naging matapat. Si Noah po ay naging matapat. At ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Kanya, ang kailangan po natin ay maramdaman yung katapatan ng Diyos para maibalik natin ang katapatan sa mga tao. Maging matapat po tayo, masunurin ang kasama ng katapatan. Matapat ka nga, pero hindi ka naman sumusunod. Hindi po yung katapatan. Ang katapatan ay sumusunod po tayo. Amen po. So yung pangatlo po, sabi niya po, ay forgiveness. Ano po yung forgiveness? Pagpapatawad, kapatawaran. Yung totoong pagpapatawad. Si Jesus ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kahit ano pang naging kasalanan mo, kahit hindi mo pa siya kinilala ng Diyos, pero andun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. At tayo bilang nilalang niya, dapat madali po tayo magpatawad. Amen? Hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob o nagkakaunt ng mga mali. Sabi niya po, true forgiveness, it keeps no records of wrong. Yung mga mali, hindi po natin dapat iyon. Amen po, na itinatanim sa ating puso. Tayo bilang mga Kristiyano ay mayroong pusong mapagpatawad. Hindi ka dapat nagtatanim ng mali, nagpatago ng mga sama ng loob. Dahil ang forgiveness po is dismissal. Ibig sabihin, winawala. Amen po, ang unang kumakalimot sa mga nagawa nating pagkakamali at pagkakasala ay si Jesus. Ang sabi niya po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. Amen po. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin mapatawarin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen po. So yung forgiveness po, dapat madali natin na ibibigay. Amen po. Lahat lang tayo nagkakamali. Lahat lang tayo nagkakasala. Amen po. Pero yung pagpapatawad po na unang ibinigay ng Diyos, yung po ay dapat meron tayo. Amen po. Yes, may mga tayo na nasasaktan ka. Nasasaktan sila. Nasasaktan ako. Pero alam niyo po, kung maaalatawad ng Diyos, mas madaling magpatawad. Alam niyo po, mayroon po ako. May isang tao po sa akin na gumawa ng sobrang sakit. At kasama po yung buhay ko doon. Kita ko siya, kita kami for how many years. At nung tanong niya sa akin, gusto kong malaman, sabi niya, kanino ako hihingi ng tawad? Sa iyo ba o sa Diyos? At sabi ko, sa Diyos. Kasi kung ako, kahit hindi ka naman humingi ng sorry or patawad, matagal na kita ang pinatawad. Amen po. Kasi mas makakapag-move on kay pag nagpapatawad ka. Ang masakit minsan yung nagkasala sa'yo, hindi ka marunong humingi ng tawad. But nevertheless, hindi yun importante. Ang importante, pinatawad mo siya even though hindi siya humingi ng tawad. Ganyan si Jesus. Kahit hindi ka nga humingi ng tawad kay Jesus, pinatawad ka na niya. Amen po. Kaya dapat ngayong Pasko, marunong tayong magmahal, maging matapat at masunurin, at mayroong mapagpatawad na puso. Yun lamang po at ito po si Pastora Eli. Amen. Salamat Pastora Leia na celebrant for today. And happy birthday sa'yo. Magandang gabi po.
at Merry Christmas sa bawat isa sa atin. 3 days na lang po, Christmas na. Pero sabi nga po, di ba, kung ikaw ay may Kristo, araw-araw ay Pasko. Ano po? At wala nga pong nagsabi ng tunay na Pasko ay tuwing 25 lang. Hindi po. Tayo po ay araw-araw ay Pasko sa atin dahil ang binigay sa atin ng Panginoon ay ang pag-ibig. Paano nga po ba natin sineselebrate ang Pasko? Ano nga po ba ang kahulugan ng Pasko? Maaring siguro ito ay gift-giving sa'yo? Maaring ito ay shopping-shopping? Family time reunion? Get-together? O vacation sa iba't ibang lugar? Paano ba natin sineselebrate ang Pasko ay at anong kahulugan ng Pasko sa atin? Marami na po tayong narinig. Pero alam niyo po, depende sa pangunawa mo o pagkakilala mo sa ating Panginoon. Marami sa atin nagsiselebrate na ang Pasko ay hindi nakapokus doon sa pinaka-celebrant. And the celebrant is Jesus Christ. Ang Christmas po ay amazing event. Ang meaning po nito ay so wonderful. Ano po? Sa totoo lang po, every years ay binibigyan tayo ng Panginoon, ano po, ng pagkakataon na ma-share sa mga tao ang meaning ng Christmas, ang significant nito sa buhay natin. Alam niyo po, dito po sa Luke chapter 2, verse 9 to 11, basahin ko po sa inyo kung anong ibig sabihin o kahulugan ng Pasko na ibinigay na tine-celebrate po natin. Sabi niya rito, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon ang bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Mag-focus po tayo doon sa verse 11 at sabi niya doon sa English po sa Amplified, for to you is born this day in the town of David. In the town of David, sabi niya, ito po yung sa Bethlehem. Ano po yun? A Savior, who is Christ, Messiah, the Messiah, even po the Lord. Alam niyo po, ang sabi niya dito, sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot sapagkat, sabi niya, meron akong dalang mabuting balita. Ang Pasko po ay good news. May dala-dalang good news ang Pasko. Ito po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sabi niya dun sa verse 11, may tatlong katangin, may tatlong sinasaad dito na yung balita na dala-dala ng anghel ay Savior. At pangalawa, sabi niya rito, who is Christ? Siya ay ang Panginoong Hesus. Siya ay si Kristo. At ang pangatlo, siya ay Panginoon. Amen po. Isang kahulugan ng Pasko ay merong magandang dalang balita na ibinabahagi natin sa mga tao. Ito ay ang Savior natin. Sino? Si Christ. Si Christ, the Anointed One, the Messiah, na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. At sabi niya, hindi lamang siya Savior, hindi lamang siya Anointed, siya rin ay Panginoon. Amen po. So tatlo ang ibinibigay na good news sa kahulugan ng Pasko. Savior siya, siya ang Christ, the Anointed One, and siya ang Panginoon na ating ibabahagi sa mga wala pang nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo.
ang tunay at kahulugan ng Pasko ay nagbibigay ng great joy sa bawat isa sa atin dahil nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Christmas ay galing sa Diyos. Ano po, binigay niya ang Pasko sa lahat. So, ibig sabihin, wala pong pinipili. Mahirap, mayaman, dukha, o anumang klase ng kalagayan mo. Ang Diyos ay binigay niya nang galing sa Kanya ang Christmas. Galing sa Diyos na binigay niya para sa atin. Sino ito? He is a Savior. He is Christ, the Anointed One and the Messiah. At siya rin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang daladala ng tunay at kahulugan ng Pasko ay magandang balita na nagbigay ng kaligtasan sa ating lahat. And as we celebrate Jesus Christ, the celebrant of Christmas, nararamdaman natin ang tunay na pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang Kanyang anak na nagbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Yan po ang kahulugan at tunay, ano po, na kahulugan ng Pasko. At nagkakaroon lamang po ng problema sa buhay ng bawat isa na dahil sa binigay niya ang Savior, niligtas ka niya, binigay niya the Almighty, the Anointed One, at Panginoon mo. Kaya lang ang tao nagkakaproblema sa binigay na kaligtasan ng Diyos dahil sa kasalanan. Because of sin, kaya po nasisira ang buhay ng tao na binigay ng Diyos na tagapagligtas. Kaya nga po, tayo lumayo sa kasalanan at tayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko. Let's celebrate the celebrant. Let's focus the celebrant. It's Jesus Christ. Amen? So let us worship God and let us worship the Almighty God. Samahan niyo po kami, purihin natin ang Panginoon at tayo'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Oh,
Sa pangalan ni Jesus.
kawalan, kasagatan sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas ay binawasak namin poverty ay disbyo kayo ay by in Jesus. At Lord, nagpapakawala po kami, Panginoon, ng protection mo sa bansang Pilipinas. Lord, ang prosperity mo, Lord God. Hallelujah. Panginoon, ingatan niyo po ang bansang Pilipinas. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, mga kamay mo, Diyos. Salamat po, ingatan niyo ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. At Lord, gayon din po, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, Panginoon. O Diyos, hallelujah, ang everyday Rema feels namin, Panginoon, na Bible study, ang aming mga kapastoran na siya nagbibigay ng mensahe sa iyo, at dalangin po namin, o God, ipatuloy niyo po silang bigyan ng wisdom, knowledge, O God, O Lord, hallelujah, revelation, knowledge, O God. Hallelujah, sa kanilang mga ituturo, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoon, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng mga tinuturo nila ito, Panginoon, na maging encouragement sa bawat isa, makakapaglago, makakapagpalakas, Panginoon, sa bawat isa, magagamit namin sa pag-araw-araw na pamumuhay namin, sa bawat pakikinig namin. At ang kanilang, Panginoon, bless mo din po sila, ang aming mga kapastoran, at gayon din po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang mga pamilya nila. Bless their ministry and their family, O Lord God. Ingatan niyo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. At gayon din, O Diyos, tinataas po namin sa iyo mga under construction na mga simbahan po namin. We thank you, Lord, hallelujah, sa isang buong taon, Panginoon, isang taon na ito na tunay nga sinamahan niyo po kami. At dalangin namin, O Diyos, dalhin niyo pa kami ang aming mga panyapak doon, Panginoon, sa mga, Lord, itinalaga mo para sa amin na mga simbahan. At dalangin po namin, O God, na ikaw po ang magbubukas nito, ikaw din ang magsasara, at ikaw din, Panginoon, magdadala ng mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, and Lord, ikaw, dahil sa gawain mo ito, ipibless mo ito, Panginoon. But thank you, Lord, sa lahat ng pangangailangan. Tinataas namin sa iyo ang mga under construction, Panginoon, ang mga bubuksan na simbahan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ganun din aming mga kapatiran na sa ibang bansa, O God, dalangin po namin, O God, your ambassador, O Lord God, daladala ang Panginoong Jesucristo, ang good news, O Lord God, ng tagapagligtas, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, na ingatan mo sila, magpalain, at O Lord God, may purpose, O God, ba't nandun sila, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, O God, at iniwanan ang pamilya rito, Panginoon, ay ingatan, O God, sa oras sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, O Lord God, ang mga prayer requests, O Lord God, ng mga kapatiran po namin, Panginoon, na naisulat man nila, Panginoon, hallelujah, simula kami ay, Panginoon, nagkaroon, Panginoon, ng mga prayer meetings na to, O God, na mga nakasulat sa kanilang mga papel o sa kanilang babanggitin ng kanilang mga labi, O Diyos. Lord, we thank you, Father God, dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na sabi mo, magagawa mo ang lahat. You are able to do, Panginoon, lahat ng aming iisipin at hihilingin, Panginoon, na ayon sa pangyarihan na binigay mo sa amin sa magitan ng iyong anak, si Jesus Cristo. Kaya, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, O Diyos, according to our faith, O Lord God, we receive it, O God, in Jesus' name, O Lord. At, Lord, ngayon din po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa aming senior pastor, as a prayer request, as the whole of Rema, Panginoon, salamat sa kumpletong kagalingan at kalakasan, Panginoon. Hallelujah, protection niyo sa aming senior pastor po, Panginoon. Salamat po, Ama, purihin po kayo, sambahin at nakilangin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabi nito. Patuloy po namin tinataas sa iyo, O God, ang bawat isa. Ang aming senior pastor, salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ingat mo sa aming pastor. At ganyan din po, Lord, sa mga kanyang mga mahal sa buhay, O God. Tinataas din po namin, Panginoon, ang lahat ng leaders, Lord, ng aming simbahan. Patuloy mo, O God, na kinusan sa mga leaders, Lord, yung pag-ibig, yung panukala mo, Panginoon, O God, sa aming simbahan. Bigay mo, Panginoon, yung lalong pang burden ng mga leaders, O God, sa paglilingkod. At Lord, yung pagkakaisa, unite mo, Panginoon, O God, ang mga leaders, O God. Ganunin mo ang mga pastors, ang mga workers, ang bawat miyembro at outreaches ng Rema, O God. Nakikita mo yung mga pangangailangan ng bawat isa, O God. Nakikita mo yung patuloy, O God.
kabigatan sa mga kaluluwa. Bigay mo sa amin, Panginoon, yung ministry na nanggagaling sa iyo, yung aming mga burden, O God, sa mga nasasakupan namin, Panginoon. Lord, yung mga workers, yung mga pastor na nagpupunta, ikaw ang siyang pag-ingat sa kanila. San man dahil maparoon sila ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon. At din po, Lord, tinatas namin na kanilang mga mahal sa buhay, nag-iniwan. Ikaw, Panginoon, na siyang mawak at magbigay, Panginoon, na pag-iingat sa kanila at lahat ng mga pangangailangan nila, O God. Dalangin ko, Lord, ang bawat membro ay bigay mo sa amin ang pag-ibig sa puso, Panginoon, sa mga kaluluwa, O God, sa ministry na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. At ulit din po, O God, tinatas namin ang aming nalalapit, Lord, na training, Panginoon, sa January 3, O God, hanggang January 6, O God, salamat sa maraming workers, Lord. Salamat sa maraming workers na magkukumit. Salamat sa maraming pastors, Lord, na i-anoint mo. Lord, salamat, Panginoon, kasi nagkakaroon kami, Panginoon, ng mga vision. Lord, sa January 3, O God, hanggang January 6, hayaan mo ikaw ang manguna sa lahat ng mga magagawa na atin. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, O God, ng puso, Panginoon, na ang ministry, Panginoon, ay buhay namin, Lord. Ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ayaw mo ng bawat magsasalita sa training, O God, ay makapulutan namin, Panginoon, ng aral, ng encouragement, ng katatagan sa paglilingkod sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa training, maramdaman namin ang presensya at ang anointing mo, Panginoon. Na maging kalakasan ng mga workers at ng mga pastors, O God, sa kanilang madidistinuhan. Lord, ingatan mo ang bawat manggagawa mo, Panginoon. At Lord, lahat ng aaten, Panginoon, ingatan mo hanggang sa makarating sila, Panginoon, sa lugar, O God, ng malolos. Patuloy mo kami ingatan, Panginoon. Patuloy mo, O God, na ibigay sa amin, O God, ang desire ng paglingkod. Salamat, O God, sa lahat po, Panginoon, Lord, ng pangangailangan ng Rema Evangelistic Church. O God, ikaw ang siyang mag-provide. Lord, in 2024, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pangitain, O God, ng vision, ng mission, Panginoon, ngayon 2024, na lalo pang maglingkod at maging burden at pagmahal sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh my God.
kahit kailan hindi nagbago, Panginoon. Yes, O God. Ano man maging sitwasyon namin, O Diyos, ang iyong salita ay mananatiling buhay, mananatili, Panginoon, O Diyos, na may kapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nananampalataya at patuloy na sumasamba sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga napanalangin namin na tunay nga ngayon pa lang, O Diyos, akin namin ang kasagutan, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin, at dakilain. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin, Panginoon, sa panalangin, sa kapuan ng buong rema, Panginoon. Yes, O God. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po